So, ito yung parang brief overview ng neuron system. So, ito yung rune book. You can find it sa bag. This one. So, itong mga to, small runes yan. Small runes are composed of death, attack, saka buff. This one, yung mga malalaking bilog. Diyan yung mga skill runes. Class S, class A, class B. This one, parang katulad nito. Ito, attack. Small runes or nodes. This one, defend. Color blue. No, this one is buff. It's color blue yung ano, defend. So, you have to put them here. So, mga maliit na bilog na yan. To be able to put yung ano skill runes dito sa malalaki. Skill runes yung S, A, B. And then, this one. This is a sample of ano S rune, B rune, and A rune. So, how do you get those? So, sa first one, yung S rune, pwede mo siyang bilhin via BCC. Dito. This one, to. Ito is yung stone pa lang. So, you have isa, 1:1 yan, kasi identify mo pa siya using this, dito. Lagay mo siya dito, mag-a-appear yan dito, lagay mo dito, tapos use mo yung magnifying glass. Yung magnifying glass, mabibili siya sa tool dealer. Dito. 1,000 ata each yung ano, sto. Puta. Daming buff. This one, yan. Okay. So, yung mga yung S rune, pwede sa BCC. Pwede rin siya sa Thanos Tower. Tignan natin kung nagbibenta sa market. Nagbibenta kasi sa market yun eh. Wala pa nagbibenta. And then, yung class A and B, yung blue and red, this one, makukuha mo dito sa NPC na to. Sa babaeng yan. So, blue and green pala. This is class B, class A. So, sa class B, pwede kang bumili ng 10 per week, 100k each. Tapos, sa class A, is 3 maximum 250 each. And then itong mga box na to, mga gray boxes na yan, ito yung mga ano, nodes or small runes. So pwede kang bumili ng is dito using 100k, rainbow ruby, golden badge, at saka country. So every time bumili ka ng isa nito, like 5 yung limit niya. Pag minax mo yung 5, may dadagdag dyan, mas magmamahal siya. Same dito, kung na-read rainbow ruby, magiging 4, ganun. Sa GB, magiging 2. And then, pag nag-open ka ng isang ganito, random siya, random na node. Pwedeng defense, attack, or buff. Pero, different category siya, pero random. So, pag nabuo mo na yun, pag meron ka na mga yun, pwede mo siyang salpak dito. Yan, this one. Salpak natin. Hindi ko alam kung ano yan, so salpak na lang natin. Sayang eh. This one, sige, whatever. Translate ko pa yun mamaya. Then, kunwari, ito, pwede mo, itong node na to, pwede mo siyang i-rank up. So, for example, this one, palalakasin mo pa yung stats yan. So, for example, kunwari, ito, ano, kunwari lang,
point for physical damage reduction. So, pwede mo siyang i-rank up hanggang mag-level 10, pero dapat kukuha ka ng node of the same category and stats. I-add mo lang siya dito. Yan, add. Tapos, mag-level up siya. So, that's for the, ano, yung basic anatomy ng, ano, new rune. Tapos, and then, how do you, ano, kasi pag, kunwari, mag-identify ka ng, ano, I'm just gonna buy one. Kunwari, bibili ako isang ganito, class B. So, mag-identify tayo. Open mo yung rune book. Yan. Mas gamit ka nito. So, class B ng pangpare. Pero random yan, random job. And then, pwedeng random job siya. So, gawin mo, bili ka lang weekly dito ng class A, class B. I-max out mo na lang yan. Tapos i-identify mo using the ano tool. And then, if ever gusto mo ng ano, recycle para dun sa job mo. Itong first option, pwede ka mag-recycle using the codes na nandito. Ilagay ko dyan. Pero, ano siya, may percentage siya, naglalabas yung, ano, yung class node, class letter, class S, class B, class A. Tapos, pag yung first option na to is random job din. So, recycle mo lang siya, pero random job, hindi sa job mo. Whereas, dito sa second one, pwede ka mag-recycle ng mga class ABS ng ibang job na nakuha mo, na na-identify mo, tapos makukuha mo siya sa job mo. So, for example, maglagay ka ng, yeah, isa lang kasi, ano ko eh, kunwari, puro B, letter B na pang pare, tapos archer ka, lagay mo dyan lahat na letter B mo para makuha ka ng, ano, class B na for archer. Same goes, kunwari, gusto mo ng skill sa, ano, assassin ka, gusto mo ng skill sa class S. Tapos meron kang limang class S na color violet na ano na rune. Sasalpak mo lang siya diyan tapos i-synthesize mo. Lalabas siya as class S for your job. Pero depende pa 'yun kung ano 'yung makukuha ko na rin. Under class S job, meron kang apat na skills. So random pa rin 'yun. So to get class S, ang pinakamadali siguro for ano, yung, ano naman, willing naman gumastos. Like kuha ka nito. Piraso nung ano, class S na ano, na stone. Identify mo lahat. Pag na-uncover mo, regardless of the job, i-synthesize mo siya using this one. Makakuha ka ng 4 class S. Same goes din sa ibang ano, letters, class B, class A. Tapos, itong pangatlong ano naman, this one, yung pangatlong ano, pangatlong option, ito yung ginagamit kapag, kunwari, you have a specific class na gusto mo yung skill. Pero, ang pangat na percentage value niya. So, for example, Coliseo rune, point ano lang, 2% SP, call this SP regen. So, ang gagawin mo, kailangan mong maglagay ng same class S rune skill dito, sa tatlo. Tapos, para mag-level up siya. Or, naging star ang, ano, sabi ni Cook. Pero by chance din daw yun. Tapos parang pag nag-fail, ang mare-retain is yung highest value na naabot nung ano mo, synthesis mo. What else? Mayroon pa pala yung isang ano. Wala pa ako nun eh. This one. Yung nakukuha sa Thanos Tower for the small runes. This one. This. Yung 6 BCC, yung color brown. Yan. Toto. Yan. Ito, pag binuksan mo yan, 1:1 mo makukuha yung node na gusto mo. Tapos pipili ka na lang. Mas maganda siya kasi diretso na. Or, makukuha yan siya sa ano, sa Thanatos Tower. Drop daw siya dun. What else? Yun lang. Basta lagi kang dapat may puhunan na 2.7 zenny per week. Para makapagbukas ka lagi ng class A at class B na stone. And tapos, pwede mong gawing ano, synthesize siya to into class S, pero random job. Tapos, pag nakaipon ka ng limang class S, i-synthesize mo siya, class S for your job, using yung NPC dito. So, yun lang.